Welcome back sa aking channel. Ayan, na-miss ko mag-vlog. Grabe, sobrang init itong nakaraang linggo. May time talaga na nasa kwarto lang kami kasi hindi namin kaya yung init talaga. Iba yung, tapos biglang umulan pa kahapon. So, iba yung klima na naman, nag-change weather. So, hindi ako talaga masyado nakakapag-vlog pag ganyang pabago-bago yung panahon. Baka ang hirap na nang atakihin ulit ng hika, lalo na sa panahon ngayon. Anyway, pag-uusapan naman natin, sa videong ito ay walang iba kundi itong mga tea plant. Umaga na lang ako nag-shoot para siguradong hindi masyadong mainit at panahon hindi tumatagaktak yung pawis ko. Kasi grabe yung pawis ko lately. Talagang pinaglagay ako ng lampin. Pwede mong pigain yung tawag dito. Pigain yung lampin na yun sa sobrang ng pawis ko. Kasi nga may ako parang disorder tawag dito. Yung excessive sweating. Ganun ba? Pero anyway, pag-umpisa na natin itong topic about cordyline or tinatawag na tea plant. So, itong tea plant na ito, mga besh, katulad ng ibang mga halaman, marami din siyang pangalan. So, ito ay kilala din sa actually, scientific na yun niya ay cordyline. Meron, tinatawag din siyang cabbage palm. At kinukonsider din siya as a good luck plant na no. Actually nga, merong ibang dinidisplay as a mini, tawag dito, mini tea plant. Ayan. At tinatawag itong wishing plant na kaganyan. Ito yung usual na mabibili nyo sa mga garden shop. Yan na naka bundle of three. I don't know kung bakit tinatawag siyang wishing plant. Nung una, hindi ko rin alam na wishing plant pala, cordyline pala ang tawag niya or mini tea plant. Kasi, ang alam ko lang kasi wishing plant kasi yun ang madalas na sinasabi ng tawag dito ng mga seller wishing plant pero hindi nila alam kung anong variety ng halaman. Maraming salamat pala sa aking friend na si Chris Diaz na meron siyang bake shop online. Kung gusto niyo mag order na mga pastries, order po kayo sa kanya. Actually, siya yung nag-suggest nito before pa nung time na pinopost ko po yung, I think, yung ginawang kong video na Lucky Bamboo. So, sabi niya sa akin, gawa mo naman sa susunod yung about sa wishing plant kasi maganda rin daw yun as a feng shui plant. Pero mamaya pag-uusapan nga natin kung bakit nga ba siya tinatawag na feng shui plant. Pag-usapan muna natin yung mga care tips, at ano ba yung mga uses at medicinal properties nitong ating tea plant. Ayan, gustong-gusto niya yan, kung ano yung mga benefits na makukuha natin sa bawat halaman. Sabi nga nila, pag nagtitipid ka at wala kang pambili ng mga decoration o pang-display mo sa bahay mo, magandang alternative itong mga tea plant na to o cordyline. Kasi yung cordyline, kung mapapansin nyo, it has a flamboyant colored foliage. Talagang iba-iba yung kulay nila. Actually nga, may hinahanap akong color ng tea plant. At unfortunately, hindi available sa ibang mga garden. Mostly mga dark, ba yung tawag dito? Parang brownish ang color. Yung iba naman, may sobrang purple yung color. And kung mapapansin nyo, which is, ito talagang magaganda ang mga tawag dito. Ang ingay ng mga ibon, ano? Nag-shoot ako eh. Nakikihihi. Sumasama sila. Anyway, balik tayo sa ating topic. Yung mga foliage ng mga tea plants, kung mapapansin nyo, ang gaganda talaga ng colors niya. Well, yun nga lang, wala akong mga vibrant color na mga tea plant. Hindi kumakita talaga sa mga garden siya na pupuntaan ko sa silang. Anyway, hindi tayo pwede muna magagala ngayon magplantor lalo nang tumataas ang mga kaso nang may sakit. Ayan. Yung cordyline, ayan, may iba-ibang ang tawag dito, colors niya. At kung mapapansin nyo, halos lahat ng dahon ng cordyline ay merong stripes ng purple. Etong nabili ko, natutuwa ako, may parang, di ko alam kung tricolor siya. Akala ko nung una, mocha.
Pero hindi siya mukha. Kasi yung hinahanap ko yung mukha. Ayan, o. Tingnan. Hindi to sunog, ha? Saan ba yan? Hindi po to nasunog sa araw, ha? Talagang ganyan. Ito pong sunog. Nasunog yan. Yan. Pero ito, hindi. Yan talaga ang color niya. Parang tatlo yung color. Merong parang yellowish na green, dark green. Tapos meron talagang, yan yung sinasabi ko sa iyo, hindi nawawala yung purple. Hindi nawawala yung purple color. And also this one, ayan. Akala ko nung una Dracaena to. Hindi pala. Tea plant. Kasi minsan nga, yun yung sabi nila, nakakalito daw itong mga tea plant. Kasi may time na napagkakamalan silang Dracaena sa itsura kasi daw ng dahon nila. Ayan. At ito rin. I don't know kung anong variety to. Anong tawag dito, anong name niya. Kasi ang daming variety po talaga ng cordyline. Ayan, mga tea plant. Ito, mini tea plant. Hindi ko rin alam kung anong variety rin siya. Kung may mga nakakaalam dyan or expert sa mga IDs nila, comment down below na lang po. At meron ako yung sa labas. Medyo kasi mataas siya eh, kaya hindi ko mapakita sa inyo dito, hindi ko madala. Pakita ko na lang dito sa video. I think yun naman ay variety ng Red Sisters. Yun talaga medyo pula-pula. Yun yung mga madalas na nilalagay naman sa labas, sa bakod. Eh, hindi pa ako pwede makapaglagay sa bakod ng mga tea plant kasi magre-renovate dito sa bahay. So, most of my plants ay nakapaso muna para hindi naman sila uproot ng uproot, diba? Hindi palipat-lipat. Now, let's go to their critics. Paano ba ang tamang pag-aalaga ng mga tea plant na to? First, dun tayo sa watering kung saan tayo madalas nagkakamali dahil na-overwater natin yung mga halaman natin. These tea plants or cordyline, piyok pa yun ako. Cordyline ay may drought tolerant. Pero hindi, ibig sabihin na drought tolerance ay hintahin yung matuyo yung soil niya, totally dry lahat ng soil. Hindi po ganun. Yun yung nangyari nung una dito sa aking isa. Kasi actually, ganito siya kalago dati. Pero ito, nagkaroon ako ng problema. Yan, hindi masyad, akala ko, drought tolerant, eh pwede talagang tuyong-tuyo hanggang ano. Kailangan, yung topsoil po, dry po, 2 to 3 inches deep. Hindi yung totally dry yan. Nakita nyo naman yung patio. Kung hintayin ko pa dito, baka mamaya, totally lahat ng mga dahon yan, eh malanta na. Kung wala kayong moist meter, pero mas maganda kung may moist meter kayo, no? Yung makikita nyo naman kung moist pa yung soil niya o hindi, para malaman nyo kung pwede na kayong maglilig. Kumuha kayo ng barbecue stick, yan, tapos itusok nyo ganito. Yan. Then check nyo, pag may lupang sumama, ibig sabihin, wet pa, huwag muna kayong magdilig. Yan. Kung wala naman kayong barbecue stick, pwede naman yung daliri nyo, tusok nyo pababa, mararamdaman nyo naman yun eh. Mafe-feel nyo kung dry yung soil niya. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, itong mga, ganito, tawag dito, itong cordyline, ayaw talaga po niya natutulan kasi nga, katulad din nito, dalawang sign eh, either nag-yellow yung leaves niya or nagba-brownish yung col, ayan, nagba-brown, yung parang nasusunog sa araw. Yan, yung nagiging signs ng kulang naman po sa dilig. Now, let's go to soil. Ano ba yung tamang soil para dito? Itong soil na gamit ko sa kanila, actually, ito ay soil na kung ano yung nakalagay sa seedling bag. Kung ano yung nakalagay sa seedling bag, yun po yung ginamit ko dito, lupa. Tapos, dinagdagan ko na lang ng... Paano nagbabago yung boses ko? Dinagdagan ko na lang ng ipa para mag-moist yung soil na. Hindi yung... Katulad, lalo na ngayon summer, di ba? Ang bilis matuyo nung lupa natin sa sobrang init. So, naglagay ako ng ipa ng konti. Ayan, mapapansin nyo ito. Ayan, may mga konting ipa. At dito naman din sa mini tea plant na wishing plant, naglagay naman ako ng kokupit para at least hindi sila ma-maintain yung moisture ng soil. Ano? Hindi talaga... So, grabe ngayon eh. Ang init-init talaga. So, yan. Hindi naman ito maarte when it comes to soil. Kahit anong klaseng soil. Basta fast-draining soil. Pero, wag din masyado yung talagang totally ang bilis niya matuyo. Yan. At least, maglagay kayo ng siguro maganda nung katulad ng ipa
kaya nang kukupit yan para at least to maintain the moisture, lalo na ngayong summer. Now, let's go to light requirement. So, pagdating sa light requirement, ito yung isa din sa nagkamali ako, kaya nasunog itong isang, isang tea plant ko. Kasi, I think nababad siya ng maghapon dun sa araw. Kasi nga, akala ko kasi pag outdoor, meron din ako nabasa na pwede sila maghapon. Pero hindi naman pala yung lahat ng minsan na nababasa natin sa Google ay totoo. So, ito naman po ay based sa aking experience siguro dahil sa nasa syudad ako, iba yung klima dito, iba yung init dito. Ewan ko lang dun sa inyo sa probinsya na saka ang problema sa akin kasi dito sa lugar namin, wala kaming greenhouse, wala din akong net, kaya tagos na tagos sa kanya yung init. Kung ako nga, pawis na pawis, diba? Halos pigain ko na yung lampin sa sobrang tagatak ng pawis ko sa sobrang init. Kaya nasunog po itong isang core, tawag to, isang tea plant ko. Itong mga tea plant, mga besh, bright indirect light lang po itong mga halaman na ito. Pwede rin po silang paarawan, morning sun between 7 to 10 a.m. But beyond 10 a.m., ilagay nyo na po sila sa shaded area but bright, bright shaded area. Kasi ayaw din nila naman isa na sobrang dilim. Mapapansin nyo naman, ma-observe nyo yan sa inyong mga halaman kung masaya ba sila dun sa lugar nila o hindi. And I don't know, pero most of the time nga kasi nakalagay sila sa fence, nakikita ko naman talaga, mostly sa bakuran natin, talaga, yun naman talaga naaarawan. Parang okay naman, siguro depende po mga besh sa klase ng tea plant na ilalagay nyo sa pang-outdoor plant nyo. Kung anong variety, meron siguro talagang matatag sa araw. Pero itong mga nasa harapan nyo, even yung red sister ko doon, saka itong mini tea plant, ayaw nila ng direct sun. Morning sun, okay. Pero yung maghapon na nakababad sa araw, hindi. Kasi talagang nasusunog po. At talagang makikita mo naman, talagang nakakadrop na, nalungkot na lungkot yung halam, yung mga dahon nila. Ay, hindi katulad nito na, at least yan, nakataas pa. Pag ito, nilagay nyo sa direct sun na maghapon, talagang makikita nyo, ito mga nakababa na po yan. Yung po yung signs na hindi sila masaya dun sa kinalalagyan nila. Now, let's go to uses ng mga tea plant leaves. Yan, tea plant leaves at others. Ano yung iba't ibang gamit nga ba? At saan ba siya ginagamit? Actually, sa Hawaii po, traditionally, ginagamit itong mga tea plant leaves. Akala ko dati, mga dahon, yung ginagawa nilang mga skirt, hula skirt, saka sandals, yun pala ay gawa sa tea, gawa dito sa mga dahon. Kasi yung mga tea plant leaves. Katulad nito, may mas malapad pa po dito sa dahon na ganito ha. Meron yung malalaki. Talagang pwede mo nga naman siyang gawing hula skirt at sandals. At katulad din ng mga, may similarity siya sa sa dahon ng saging. Yan. Kasi yung mga sa Hawaiian culture nila or traditionally sa Hawaii, ginagamit po nila to sa food. Katulad sa atin, 'di ba, sa atin. Dahon ng saging yung ginagamit natin pambalot ng ano tawag ito ng kanin at minsan alam niyo yung sa mga plato sa mga kainan, imbis na hindi para maiwasan nating hugas tayo ng hugas, ang ginagawa natin kinakat natin pabilog, tapos ilalagay natin parang ginagawa natin parang pinaka paper plate. Yan, yun ang ginagawa naman din nila sa Hawaii, itong mga yan. Itong mga dahon-dahon niya, yun ang gamit po ng tea planton. Pero itong mga besh, hindi po ito edible, ha? Hindi siya kinakain. Baka mamaya akala nyo, forget na ginagamit siya sa pagkain, ay edible siya. Katulad din ng dahon ng saging, hindi siya edible. Yun lang, pinapambalot lang siya, ginagamit siya as a foil, alternative sa foil. Pero siguro ang bango nito, pero hindi ko pa na-try na gamitin pambalot ng kanin. At hindi lang kanin eh, di ba sabi ko nga kanina na ginagamit siya as a foil. So ginagamit po to kadalasan sa Hawaii nga as a pinanggigrill, pinababalot nila ng isda, ng pork, tapos ginigrill nila, iniihaw nila. I think siguro pwede natin ito. Kaya lang, minsan parang nangihinayang akong gamitin itong dahon nila eh, para pambalot ng mga pagkain natin. Siguro may effect din, may aroma
effect dun sa pagkain natin, ano, pag nilagay natin siya sa, or ginamit na siya, ginamit natin siyang alternative sa foil. When it comes to roots naman, mga besh, ng mga tea plants, ito naman yung ginagawang food and beverage. So, yung dahon, hindi siya edible. Pero, when it comes to roots, yan po ang edible. Actually, ito ay ginagawa nilang starch. Para siguro sa uraro din siguro, no, yung parang, ang tawag dito, yung sa ating arurut, yung sago plant na halaman nating Calathea. Yung roots po nito, ginagawa, binibake po nila at ginagawang dessert. Then, yung as a beverage naman, yung roots naman po niya, ginagawa naman tong liquor na tinatawag na okalihaw. Ngayon punta na tayo sa health benefits ng tea plant. Ano ba yung makukuha natin dito sa pag-aalaga? Paano ba siya makakatulong sa ating health? Pero bago tayo magsimula, disclaimer lang mga besh, I'm not a doctor nor a medical practitioner. I'm just a plant enthusiast. Kung ano po yung ibabahagi ko sa inyo ay based only on my research. Kasi ang dami po kasing nagme-message sa akin, ano ba yung mga iba't ibang benefits ng halaman na ganito, Miss Awi, ano pa, more uploads ka ba sa mga ibang mga health benefits ng iba't ibang halaman? So, ang daming nagme-message sa akin. Saka, thank you sa inyo, ha? Ang daming naka-appreciate dun sa video ko ng top indoor plants for asthma, good for asthma. So, ngayon talaga inaabangan na nila to, kaya nga ang daming nagme-message sa akin at nagko-comment din sa mga ibang videos ko na kailangan ka, Miss Awi, mag-upload, minis na. Thank you, na-appreciate ko talagang hinihintay niyo po yung aking mga uploads ngayon. Talagang, hindi ko ma-explain yung tuwa ko na na-appreciate niyo po yung ginagawa ko. Maraming salamat. So, ano na naman po yung mga iba't ibang health benefits ng tea plant natin? Again, kung may nararamdaman kayo, better to consult your doctor first, o kung may mga background sa medicine, mas maganda magtanong-tanong muna kayo bago nyo po gawin ito. At yan, yung pagdating po dun sa bulaklak, yan, bulaklak ng mga tea plant, actually, wala pa ako nakikita ng bulaklak ng tea plant. So far, ha? Pero may bulaklak po yung mga tea plant natin. I'm not sure kung ngalak mo lahat ng variety ay may bulaklak po talaga. Yung fragrant or amoy ng bulaklak po ng tea plant ay nakakatulong daw po sa may mga hika. Maganda raw po yun sa may mga hika. Again, yung mga sinasabi ko nga pala dun sa asthma, hindi po siya nakakawala. Totaling niwawala ang asthma, hindi nawawala. Pero na ano lang po, na pe-prevent yung pag-trigger ng hika natin na hindi totally nawawala. At pagdating naman po dun sa dahon, yan. Sa dahon naman po nito, ito naman po ay binoboil. Ginagawa pong tsaa ng mga Asian Polynesian. At sinasabi nga nila, nakakatulong to reduce muscle tension. At yung mga leaves naman po, or yung young shoots, ano pa tawag sa Tagalog sa ating yan? Usbong ba yung tawag po na? So, yung usbong naman po, nakakagaling naman daw po ito. Very effective decongestant. So, kung nahihirapan kang humiga, maganda. Pagkakuloan mo siya, tapos maamoy-amoy, di ba? Yung parang sa atin, pag ganun siguro, mas okay lang siguro yun. Pero pag iinumin, I'm not sure kung talagang, kung meron nakapag-try na po gawing siya ato, comment down below lang po, ano po ba yung lasa niya? Ano ba yung amoy niya? Para yung sa mga, kasi ako curious din ako, hindi ko pa natatry ito kasi ang hirap, kasi ako marami akong allergies, kaya hindi ako pwede basta-basta nakakapag-try ng mga herbal medicine. Although yung merong gumagamit ako ng herbal before nung bata ko, yung mga oregano, kasi nga diba sa hika. Yan. Okay, yan. Pero ito hindi ko pa natatry na gawin siya. Pero kung may nakapag-try na po dyan, share nyo naman po sa amin kung effective po ba talaga. Ngayon, pag-usapan na natin mga besh kung paano naman naging feng shui plant o good luck plant itong ating mga tea plant. Ito yung madalas na talagang gustong-gusto nating mapanood at mapakinggan din. So, ito ay dating ko lang din na ano nga sa isang friend ko, kay Chris, yan. Sabi nga niya, good luck plant din daw po nito. Yung kaibigan kong yun, ang dami talaga po nila mga lucky plant sa bahay. At sinasabi nga nilang,
ang maganda rin maglagay sa loob ng bahay nitong wishing plant na to. I don't know kung bakit nga siya tinawag na wishing plant, pero siguro may ibang sabi nga nila, pag nag-wish ka dito sa halaman na to, natutupad yung inyong mga hinihiling. Maybe siguro talagang yun po talaga siguro ang kaloob sa atin, pero wala naman masama sa paniniwala. Basta, or sa mga believe, basta sabayan na lang natin ng sipag at tiyaga para maibigay sa atin yung ating mga hinihiling, di ba? At yung wishing plant po, usually, sabi din ng mga seller, tinatanong ko kasi kung mayroong mga ibang bilang, ang alam daw nila rin ay by threes nga din po ito. Laging tatlo lang po ang tawag dito. Laging naka-bundle of three lang itong mga mini tea plant natin or wishing plant. Parang it stands for health, wealth, and love, yung katulad ng mga parang sa Lucky Bamboo din naman, pero ito hindi katulad ng Lucky Bamboo kasi na meron tayong akala ko gising na sila. Aga ko na vlog eh, kasi iwas tayo sa init. So tawag dito, katulad ng Lucky Bamboo na, di ba, hanggang 21, may iba't ibang tawag dito, iba't ibang meaning yung stock nila. Pero dito sa wishing plant po, hanggang tatlo lang po talaga, naka-bundle of three lang po lagi itong mga mini tea plant natin. At itong mga malalaki naman natin, meron tayong malalaki, di ba, napapansin nyo yung mga gito. Ito po, lumalaki po. At I think ito hindi naman masyado lumalaki. I think yung tama lang. Pero meron ako yung sa Red Sister, yung talaga yung talagang tumataas na madalas natin nakikita sa bakod natin. Ito po yung tinatawag din natin minsan na Baston ni San Jose o Tungkod ni San Jose. Kasi pinaniniwalaan na itong mga cordyline na ito ay parang panangga sa mga ward evil. Sila yung nagbabantay sa bakura natin. Kaya siguro, yun nga din napansin ko, bakit ko kako lagi na lang makikita mo sa bakod natin, halos ang daming tea plant. Yun yung pinang pinambabakod. Madalas nakikita natin, dinidisplay nila sa at naka-plant yun sa ground. Talagang sunod-sunod na nakapalibot, lalo na sa mga iba, yung mga makikita mo yun eh, pag yung dito sa amin sa village namin, yan ang madalas ko nakikita. Tapos yung na-research ko, ay kaya pala, kasi yun ang paniniwalaan na parang nagbabantay sa atin na para daw maiwasan pumasok yung mga negative energy. Sila yung nag-guard sa atin para doon may mga parang pinaniniwalaan po na yun ang nakakatulong para maiwasan tayong lumapit yung mga bad spirits na yan. Mabantayan po tayo. So nakita nyo na, ito, hawak na naman ang aking red tickler. So magsha-shoutout na naman tayo. Medyo dumami-dami ang ating isha-shoutout. Ito ay yung mga previous, ha, yung mga nauna nagpapa-shoutout muna po yung ating babatiin ngayon. At yung hindi ko mababanggit, as usual, sa susunod na po na vlog. Pero gusto ko lang po muna mag-hi sa ating mga bagong plantito, mga plantita pala, na ating mga friend na naging viewer natin na nag-turn into vlogger na rin. Yan, sila Mamita Gina at Jingles Heartstrings. Subscribe po kayo sa kanilang channel. Ayan, nag-share din po sila ng mga care tips nila at iba't ibang mga halaman. Hello and shout out kay Zyriel ang hirap pronounce ng mga apelido ng iba, no? Keralf. Adora Fernandez of Subic, Zambales. At ito ay from Papang Daling at Mamang Bembem, ano to, Ordonez po ng Caloocan. Hello po sa kanyang mga anak at apo sa Pagadian City, Gipos, Zamboanga del Sur at Davao City. Miss na miss na po kayo ng inyong Papang Daling at Mamang Bembem ng Bembem Ordonez. At hello din po sa ating kay Joe Plantito Vlogs of Davao, Bella Magdalas, Maria Flor Supas of Putuan City, Renelda Baguio of Zamboanga City, Rosemary Nochete, Andy Terry, Antonia Elena Likay, Esther Baral, Lorena Cejas, Merly Valmoria of General Trias, Cavite, Mrs. Olivia Hirsch of Manila, Patty's Diary of Italy. Ayan, tapos na pala.
So, sa susunod na lang po yung mga ibang iba vlog ko. So, hello at thank you po sa inyong panonood. I hope nagustuhan nyo itong video na to. At sana if nagustuhan nyo po, i-like nyo po ang video na to. At consider subscribing to my YouTube channel. At click nyo na rin po yung bell icon para lagi po kayong updated every time may bago po akong upload. Until next time mga besh! Bye!